What's up mga ka-vlog? At muli na naman nagbabalik ang inyong bully boy pero good boy. May entrance na. So ayan mga ka-vlog, tayo ulit sa gym. Check nyo mabuti. Ayan, 9:48 PM na. Ayan, kung nakikita nyo, ayan. So solo natin yung gym para makapag-giant workout tayo. So ngayon ang gagawin natin, 2 months na akong hindi nag-arms workout. So yun ang plan ngayon, so mag-giant set tayo. Pero ihiwalay natin kasi maraming workout dito sa arms eh. So bali meron tayong 4 exercise ng bicep and 4 exercise ng tricep. Pero overall, i-hit natin from inner, outer din. Okay? So, hindi ko na papatagalin. And kasama natin ulit si Doc Austin. And abangan nyo ang Q&A natin ngayon na isa lang. Ang hanap ako ngayon sa channel, i-check ko kung ano yung dominant question. Tama ba yung term ko, bro? Most common ass. Okay. So, ayun. English teacher ko na rin po pala si Doc Austin. Oh, so ano tayo ng most common question dito sa channel mamaya-maya. Pero i-start na natin. So start natin ng warm-up ng bicep. Let's go! Bali, ang warm-up natin sa bicep is cable curl. Yan. Make sure lang na na-squeeze ng maayos. Yan. So merong konting twist dito para ma-squeeze natin ng ganito. 3, 4, 5. Gagawa tayo ng 25 repetition dito. 6. So dun sa mga naka-subscribe na before sa channel natin, so nakikita nyo, ito talaga yung favorite warm-up ko sa bicep. Hanggang dito sa outer part kit natin pag pinu-squeeze natin. So parang piniflex lang siya. Yeah. Parang piniflex mo lang. Kita nyo yung pull. Yan. Bali dito sa warm-up, gagawa tayo ng 3x25. Okay? So, make sure nyo lang na ano, properly warm-up na para pagdating natin sa exercise. Boom! Okay? Focus na yung blood flow. Let's go! So, first exercise natin mga ka-itlog is easy bar curl. Neutral level lang, shoulder level. And then, next exercise natin, Spider-Man curl pero close grip. So, target muscle natin is itong outer part. And then, yung favorite exercise natin na dumbbell curl. Yan, paganyan. So, may twist. Yan, para makuha natin yung full squeeze. Pero kung ang target nyo lang is itong inner part lang, pwedeng ito lang yung gawin nyo. Ha? And then, last natin, yung hammer curl. Pero ang nagawin natin dito sa hammer curl is yung static hold. Ito. Yan, by 2 sa bilang. Tama ba? Bali, 1, 2, 1. So, gagawa tayo ng 8 to 12 repetition each exercise. So, let's go. Sana natin. Let's go. 1. So dito mga ka-itlog, okay lang na, pwede rin to, okay, pwede rin to. As long as nararamdaman nyo na nag-squeeze ng maayos yung bicep. Kasi magkakaiba tayo ng, ng playing ng form, di ba? So pwede rin to. Yan. Basta ramdam nyo. Next. Spider. Close tayo dito. Para matarget natin itong outer part naman. Tsaka yung brachialis natin, tamaan. Yan. As much as possible, walang swing. Wala to, okay? So dito galing, shoulder level, then squeeze. 1, 2, 3, 4. Ha! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pabigat yata yung nilagay ko.
alternate lang to. Okay. Yan. 1. Dumbbell twist. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Ha! 2 months lang ako ulit nag-arms. Kaya makita nyo, sobrang baba nung endurance. Yun lang yung problem ko pag di ko na siya na-training. Next, static hold tayo. Wait lang, medyo mabigat. Sometime ko na eh, 1 minute na. 8 to 12, yan. 1. Sa squeezing lang tayo, ha? Walang shoulder. 2. 3. Importante dito na i-pull nyo yung baba. 4. 4. Ayan, pull. 5. 5. 6. Ha! 6. 7. 7. Ha! 8. 8. Ha! 9. 9. 10. 10. Whew! 11. 12. So ayan mga ka-itlog, okay lang kung unahin nyo yung tricep or bicep. So depende sa goal nyo kung saan nyo gustong i-maximize yung carbohydrates. Usually kasi kapag ka normal na nag-gym na tayo, nagiging independent yung body natin dun sa carbs. Kaya yung iba makikita nyo, hindi kayang magbuhat nang walang pre-workout meal. Yung iba naman, kaya magbuhat ng fasted state. Diba? So, nakadepende. Ako kasi, dependent na yung body ko dun sa carbs. So, kailangan ko ng carbs before meal para ma-maximize yung training. So, babasahin nyo talaga kung paano mag-respond yung body nyo. Okay? So, pahinga lang tayo. Then, second round tayo. Oh! Change outfit. Yan. Okay. Isa sa mga psychological para lumakas. Kailangan maganda yung forma mo sa gym. Diba? Tingnan nyo na yung forma mo. Pumorma pa ako para lang lumakas. Let's go! 1 2 3 4 5 6 7 8 ah. 9 10 Kaya hindi ko tinitraining yung arms ko. Sobrang bilis niya mag-develop. Yan, marami nagkakamali yan eh. Kahit sobrang simple lang ng workout. Ang gagawin yung technique, minsan ang nagiging curl ganito eh. So para matwist siya na maayos, yung grip huwag nyong ilagay muna sa gitna, sa dulo. Yan. Alam ko marami nang gumagawa nito sa mga ibang social media. So yan, gayahin nyo lang, nandito yung grip. Para pag tunis nyo, yan, makuha nyo yung full squeeze. Pag dito kasi, medyo hirap yung wrist eh. Yan. Lalo pag hindi build up yung forearm, mahirapan talaga kayo pag nasa gitna yung grip nyo. Like, ang mangyayari, ganyan. Mahirapan kayong i-twist. Dito, ginagawa ko rin yun. So, nasa taas, parang nakapatong lang. Yan. Para lang hindi magkaroon ng tension ng... Para lang hindi magkaroon ng too much tension dito sa forearm.
ginagawa ko nakasandal. Yan. Hindi na ako naka full grip. Yan. Di ba? 'Yan. 'Yan, lalabas 'yung mga maliliit once na pump ka ng maganda. Kasi mababanat 'yung balat eh. Mas stretch. So mas magiging visible 'yung veins. Okay mga kaitlog, nandito na sa nandito na tayo sa tricep exercise. So our first exercise natin is overhead using rope and then press down using bar. So ang gamit ko is 'yung may rotation. 'Yan, hindi 'yung fixed bar ah. 'Yan.
So, mas ina-advise kong gamitin to kasi nga, once na binaba mo siya, yan, pusa siya mag-rotate. So, less stress dito sa wrist at sa palm. So, hindi siya gagasgas. Magpa-follow lang yung movement. Ayan o. Diba? So, mas ma-isolate mo talaga yung muscle part. Yan. So, kung meron kayong ganito sa gym, ito yung gamitin nyo. And then, last natin is row press down. Yan. Ito, ang gagawin natin is full squeeze natin. Hindi lang siya pababa na ganyan. Okay? Full. Yan. So, i-isolate natin buong tricep dito. Yan. Kita? Yan. Full. So, lock yung wrist. Pero walang popping ng elbow na. Ganyan na. So, daan-daan lang to. Yan. So, ang gagawin mo dito, ang iisipin mo is parang i-flex mo lang yung tricep. Yan. Pero walang tension dito sa elbow. Hindi mo siya ipapop na ganun. So, yan. Flex, 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 flex. Yan. Daan-daan. Okay? So, start tayo. 8 to 12 repetition. 4 rounds. Pero yung gagawin natin sa last round is naka 3 rounds lang tayo dito sa bicep. Gagawin natin dito is 3 rounds lang din. And then, gagawin natin lahat ng isang round. Yung 8 exercises. So, expect nyo yung last exercise. Sabog na sabog tong ano, buong arms nyo. Para lang din makuha nyo yung full pop. Yan. Okay? Let's go! Make sure nyo lang dito sa overhead na full stretch, mga ka-itlog. Yan. Then, wala siyang twist. Walang twist, ah. Ito lang. Yan. One way lang. So, kasi ang target lang natin is itong long head lang. Okay? So, para ma-maximize natin yung tension dyan, straight lang. Yan. Next natin, lateral. Lateral head. Yan. Ito lang. One. Ginagawa akong technique dito na isa is yung arms, di ba? Itong arms, sinasandal ko yung tricep dito sa lats. Yan. Para mas maramdaman ko yung squeezing. Yan. Dito. Yan. Huwag naka-wide, huwag to. Okay? Mapupunta sa shoulder pag naka-wide na ganito. Yan. So, less tension. The more na ibuka mo itong elbow, the more na mas pinapababa mo yung training intensity doon sa muscle. So, the more na nakaloob, the more na nilalagay mo yung tension dito sa lateral part. Yan. So, elbow, ah, sobrang importante dito sa tricep. Same din dito. So, dito sa reverse, ang target natin is itong medial. Yung maliit. Yan. Kita ba, bro? Yan, ito. Ayan. Kung may separation ba, kita. Okay, hindi kasi tayo tuyo eh. Kita naman. Yan. Okay. Reverse. Yan. Ito, sobrang bagal lang ito. Hindi nyo pwedeng madaliin kasi mahihirapan kayong pakiramdaman yun. One. Walang kaso kung naka-straight body kayo or naka-ganito. Ha? Ang importante yung squeezing. Yan. So, pwede kong gawin to. One. Two. Three. Four. Five. Pwede ko rin gawin to. One. Second round tayo mga ka-itlog.
shoulder. Hindi pa na. Okay. Yan ang isa sa iniingatan ko. Hindi mag-overpower yung arms. Tama, di ba? Yan. Kasi ang pangit niyan pag malaki itong arms mo, tapos maliit ang shoulder. Kaya nga may squat training. So, kung ano yung kulang, yun yung targetin mo. Huwag yung sasabay ka sa gym body mo, eh, yun yung kulang sa gym body mo, eh, ikaw hindi naman yun yung kulang. Diba? So, a-assess mo kung ano yung kulang sa'yo. So, okay lang na hindi sumabay sa gym body. Okay? Pero kung pares kayo ng kulang, eh, mas maganda kasi mas mapupush nyo yung sarili nyo. Parang kami ni Austin, tingnan mo. Back day siya, ako arm day. Yan. Kulang siya ng lats kasi hindi pa siya makalipad. Yan. Come on! Okay, break time tayo mga kaitlog at nagbabalik si Dr. Austin Gawaran. Itago natin sa pangalan Mark. So eto, meron na naman tayong sasagutin na tanong na isa. So galing kay Nameless Channel. So wala po siyang pangalan. Idol ko to eh. May ask ako, idol. Bakit minsan kapag nag-workout ako, parang masusuka? May mali ba akong workout na ginagawa? Okay, sasagutin niya ni Dr. Austin. Let's go! Let's go! So, nasusuka. So, maraming reason kung bakit nasusuka yung mga tao, lalo na pag nagbubuhat, no? So, yung iba, which is laging na, ano sa akin, na consult ng mga bodybuilders, tsaka mga nagpupunta sa gym, is yung pakiramdam nila na nag-hyper-acidic o nag-acidic yung tiyan nila. Sinisikmura, no, sa Tagalog. So, madalas, yung pagsisikmura, yung iba talaga, kasi mahilig sa mag-skip ng meals, ma-stress, no? Yung iba rin, kasi panay ang kain ng matataba, fatty food, oily food, fast food, fried food. Makaka-trigger yun eh. Maanghang, no? So, yun. Pero, importante din kasi kung anong oras ka huling kumain before ka nagbuhat. So, yung iba, kumakain sila napakatagal, tapos magbubuhat. Parang matagal na nakalipas bago sila magbuhat. Yung iba naman, kakakain lang, magbubuhat agad. So, at least, siguro mga 1 hour. Diba? 1.5 yan. One and a half hours. Bago kayo magbuhat after kumain. Kumain ka muna, tapos 1.5 hours bago ka magbuhat. Para medyo na-digest na, hindi punong-puno yung sikmura. No? So yun, isa sa mga rason. Pangalawa kasi, yung which is very important din, yung breathing exercises, yung breathing pattern habang nagbuhat. Breathing technique, yung sinasabi ko lagi, di ba? So lagi yung include yun sa training kasi dapat. Oo, kasi ang dapat, ang tamang breathing ay yung exhale dun sa paglengthen ng muscle. And then yung inhale doon sa peak contraction. So bago mo siya i-contract, inhale ka na. Naka-hold na yung hangin. Yan. Tapos pagpababa, pag ililengthen mo na yung muscle, doon mo i-release yung hangin ng gradual lang. So hindi yung parang pag higop mo ng hangin, di ba? Higop, hold. Tapos biglang bugak. Hindi, gradual, sabay. Yan. Tapos higop ulit, hold, contract. So ganun yung ano, pang-technique doon sa ano, sa pag-breathe. Importante yun kasi, kunyari, isipin mo, nagbubuhat ka na mabigat, tas hindi maganda yung paghinga mo, ang nangyayari, madalas, para kang umiire. No? So, pag umiire ka, nagsistrain yung muscle mo, nag-i-increase yung pressure sa chan. So, ibig sabihin, lalo niyang napipisil yung mga laman, kasama dun yung sikmura, so mas nag-acid ka. Pwede rin, no, sa marami rin, ano, yung pag-inom ng caffeine, no? Lalo na sa pre-workout, nagka-cafe muna, no, bago mag-workout. Siyempre, kailangan ng iba, lalo kung pagod ka na, gusto mong magkaroon ng energy. Eh, ang usual na energy booster naman, caffeine, which is yun din ang number one nakaka-trigger sa acid. So nakaka-trigger din yun ng acid. No, so, again, depende yun sa tao, iba-iba yung rason, pero yun yung mga more common reasons. Mga most common reasons na kung bakit. Para kang sinisikmura, para kang nasusuka. Maraming factor yan actually, pero eto, yan yung isa sa mga dahilan, baka possible na yan kung bakit ka nasusuka. Oh, unless babae ka, baka buntis ka. So hindi natin alam kasi nameless eh. Pero lalaki na sa picture. Lalaki na. Possible yun. Or, baka possible din, yun nga sa breathing technique, baka hindi enough yung oxygen na naihigop niya, di ba? So, nagko-cause din yun. Kasi masyado mong in-hold yung pressure eh. So, tumataas yung pressure. Basta diba? Pag nag-hold ka ng paghinga, either palabas o paloob, no, in-hold mo, pwede kang para kang nai-ire, nag-increase yun ng pressure sa abdomen o sa chan. Sa chan. Napipisil yung stomach. Kaya yung acid o umaakyat, naduduwal ka, pwede din kong masuka. So, ayun. So, sana nasagot namin ang inyong tanong. Kung may iba pa kayong tanong, comment down below lang, tapos sasagutin namin. Pero pa isa-isa lang, para at least hindi mahaba itong ano,
vlog natin. Kumbaga, every vlog natin na nandito si Doc Austin, sasagot tayo ng isang tanong. At syempre, yun nga, abangan nyo yung Q&A natin. Mag-vlog ako ng 10 questions na common, okay? Para masagot na, para at least matapos na yung tanong sa inyong utak or isipan, di ba, maliwanagan kayo. So, yung sasagutin natin is based on medical term. Tama ba yung term? Parang medical knowledge. Kasi, di ba, importante. Kumbaga may basis. May basis yung sagot natin. Hindi siya yung experience mo lang na, ay hindi, ganito kasi, ganito, ganyan. So, hindi siya by, eto kasi experience ko. Hindi ganun ha. So, may basis tayo. Okay? So, malalaman nyo na legit yung, ano natin, yung mga binibigay nating tips and yung pagsagot dun sa mga tanong nyo. Kasi train hard at saka train smart. Train like Kate Log. Let's go! Third round mga Kate Log! Let's go! So ayan mga ka-itlog, straight natin yung 8 exercise ng isang round. So buddy, ang total natin every muscle is 4 exercise. Okay, 4 sa bicep, 4 sa tricep. Isang round, let's go! Check natin yung pump after nito. Mukhang solid pa yung pump nito eh. Ah.
natin yung pump. Giant set arm workout. So sana nabigyan namin kayo ng magandang tips. And syempre, thank you sa special guest natin, si Dr. Austin Gawaran. Okay, sana nasagot namin yung mga tanong nyo, nagpa-isa-isa. So expect nyo na mas marami tayong isa-share dito sa channel. So hindi ko na papabayan itong outro natin. So huwag nyo kalimutan i-like, share, and subscribe mga kaitlog. And yung notification bell, i-click para at least updated ka. And yun nga, yung mga first three in the first comment dito sa channel natin, papadala ko ng KG Cup. Make sure na sunod-sunod ah, hindi pwedeng putol-putol. Okay? Or kahit makatatlo na lang, no bro? Medyo mahirap yung sunod-sunod eh. Okay, sige, basta makatatlo kayo na first. Okay? Meron na isa yun, nakadalawa na. Okay, isa na lang yung kailangan niya, tapos papadala ko na siya ng KG Cup. Kaso kanina hindi siya nakapag-comment. May naunang iba. So, sayang, padala na saan eh. So, ayan mga kaiplog, kita-kits ulit. God bless!